Okay, magandang gabi po sa mga kamatis, mga kaibigan. Ayoko na kasing ipagpabukas to. Gusto ko nang tapusin ngayon. Sobrang daming nagme-message sa akin at nagtatag sa akin dito sa TikTok. Hindi ko naman, actually, dumadaan lang to sa FYP ko. Pag-usapan na lang din natin. And, you know, paano ba? I don't know if this is true or false, pero ito kasi yung publicly posted. Kumbaga, makikichismis na lang tayo. Pero bago yon, shoutouts muna kay Pau Pau. Kuya Andy, anong masasabi mo dun sa chili monkey na binibenta ni Tito Badang? Hindi ako bibili nun. That's it. Again, it's not very... Hindi maganda yung pangalan. Yun lang yung sasabihin ko dun. Cyrus Lapido, hello. Chiak Mamiya, Patrick James Ligara, Uncle Aaron, Roslyn says, always saves the day. John Cedric Sarol. MP Light, 10,000 years old na ako sa'yo. And Jomar, what's up with you? DJ YouTube, what's up din? So, pag-usapan lang natin tong nangyari dito kay Taiga na to. Actually, I don't know this guy, to be honest with you. Hindi ko kilala tong tao na to. And nakikita ko lang siya sa FYP ko. Eto siya. So, apparently, meron daw siyang issue. And syempre, hindi naman binit sa akin na sumausaw sa issue. And magko-commentary lang tayo ng konti tapos titingnan natin yung development nito in the near future. Tigilan nyo na si Julius, guys. Hayaan nyo na siya. Siguro fan lang siya ni John na baby. Talagang ganun, merong iba-iba talaga opinion natin dito. So eto siya, kung kilala nyo to, tingnan lang natin. Minute ko na yung ano niya. Tingnan natin. Pao Miguel Gunaco, thank you so much for joining the Armada. Ano ba ibig sabihin ng wildlife na yan? Hindi ko alam yan eh. Version, tapos, grabe naman sa EDP 4455. Kasi si EDP, isa yung hindi maganda. Ayoko naman i-associate to agad nang wala tayong solidong ebidensya. Pero may nagpakita ng screenshot and, you know, I think that's... ngiting naka-avail na. Actually, marami naman talaga nagbebenta ng bold sa ano yun, sa IG, sa Telegram, 'di ba? I mean, sa Alua, sa OnlyFans. Siguro ang hindi lang maganda dito, yung nang-aano ka, yung minor yung linalapitan mo. 'Di ba? That's why ang first thing you do kapag kung ikaw ay isang lalaki na nasa social media, katulad ko, una kong tanong, ilang taon ka? Pag 17 or 18 years old, hard pass na agad doon. Kailangan 20 years old, 21, 22 para adult na, para wala ka nang iisipin pa, 'di ba? And ito kasi ang sabi daw nito, mga bata daw ang punteriya ni idol dito. Kaya medyo disturbing din and you know, kino-cover natin yung mga ganito kasi nga kailangan iwasan natin yung ganito. And you know, again ako, nandun ako sa idea na pwede tayong manood ng bold. Pero yung bold na yon dapat sila Angelica ang pinanonood natin, sila AJ Raval, mga adults na. Okay, so panatingnan lang natin yung iba. Konting music lang. Ano ba to? Ay, ba't nawala yung music? Teka. Ano ba yan? Actually, nakaka-iw yung galaw nila. Hindi ko gets kasi yung mga ganitong klaseng ano eh. Are they dancing ironically? Ito. Lang ya. Ito. Ito maganda to eh. Nagtetrend tong sayo na to eh. work na tayo, daddy. And ito, pinang avail ba naman yan? Pinagtitripan ng mga tambay. I mean, okay lang siguro. Kunyari, ako. Dati, naalala ko kay Ambia. Bumili ko ng bold kay Ambia nung nag-OnlyFans tayo, di ba? I mean, basta, para sa akin kasi, yung pagbili ng bold, okay lang basta consenting adults kayo. Adults yung kailangan doon, 'di ba? Kasi meron naman talaga noon eh, hindi mo naman maiiwasan 'yun eh. I mean, naalala ko yung tito ko laging bumibili ng FHM 'yun nung araw, puta, stock ng FHM yung nasa bahay eh, 'di ba? So, pero hindi 'yun mga bata. 'Yun yung iniiwasan natin dito eh, putang ina. Napakaraming adult dito sa meron yata yung tinatawag na adult entertainment. Naka-avail ka na. Ano ba yung in-avail niya?
ay nag-avail na. $5 galing kay John Suliman, ang ating Tito John Suliman ng kaibigan ko na rin. So, eto lang ha, kwento ko lang sa'yo. Kami ni John kasi, nagkukwentuhan kami niyan minsan. Sabi niya sa akin, sino daw yung gusto kong, kung meron daw akong gustong hampasin doon nitong silver play button, sino? So, binigay ko kay John yung pangalan. Pero John, sinasabi ko lang sa'yo, pag na-GG ako ng maaga, you can have my YouTube channel. I mean, you really deserve it. Kasi ikaw yung isa sa mga tao na, ikaw yung parang main tao talaga ng sumuporta sa akin simula nung nag-live ako, tol. Promise ko sa'yo, bro. Ang laki ng natulong mo sa buhay ko. Yung $5, $5, $20, kahit yung $2 eh. Kasi yung maliit na halaga na yon, alam ko naman yung hindi naman yun kalakihan. Pero yung idea na merong worth yung live ko, it really matters to me. So thank you, John. Seryoso. Purple Ramen Epi yun. Jobless ba siya? Yan ang mahirap talaga eh. Ngayon, ang YouTube kasi para kay Nico David, it's extra income. Of course, kung may extra income ka, meron pa akong ibang pinagkakakitaan. And you know, dati, nung pandemic lalong-lalo na, I even considered getting extra jobs para meron pa akong pang-sustain sa akin. Mahirap talaga ngayon. Joshua De Guzman, welcome to the Armada, bro. So, basahin natin yung kumakalat na issue sa kanya kasi merong kumakalat dito sa facebook.com exposing DJ De Guzman / Taiga De Guzman. Okay, tingnan natin. Okay, so siya siguro yung puro kaldag sa TikTok, hindi siya nagtatrabaho or tumutulong sa pamilya niya. 20 years old na po siya tapos puro minor yung binabastos. Para namang tanga. Again, meron kasing adult, di ba? May adult entertainment nga, may Viva Films naman. Kaya ako sa inyo, sinasabi ko sa inyo, it is better na manood na lang kayo ng Bold kesa, alam mo yun, kesa gumawa kayo ng kahindik-hindik. Meron kasi tayong idea sa psychology called escalation. Although oversimplified itong version na to, kung napanood nyo ng Dahmer, si Jeffrey Dahmer kasi, he started with small animals. Tapos gradually, nag-increase yon to human beings. Gets nyo? Yun yung McDonald triad. By the way, kung gusto nyo tayong mag-Dahmer content, i-comment nyo dyan down below. Sabihin nyo, Boss Andy, gusto namin ng Dahmer content, yung detalyado. Gusto ko rin kasing gawin yon. Kasi ano ko eh, naalala ko talaga, mahilig ako magbasa ng mga ganong klaseng tao. So, yung mga ganong klaseng tao kasi, may tendency sila to escalate things in yung sobra-sobra. Now, ako, sinasabi ko sa inyo, mas maganda, maging consistent na lang kayo sa Bold. Yung Bold na lang yung panoorin nyo, yung mga sexy na babae, na safe. Nasa isang safe environment kayo para ilabas yung pent-up kamanyakisan nyo kaysa pumantong kayo sa mga ganitong sitwasyon. PM, what's up? So, sabihin nyo sa akin sa comment section. Wag dito. Sa comment section mamaya pagkatapos ng live natin kung gusto nyo ng Dahmer content. Kasi si Jeffrey Dahmer, since bata ako, binabasa ko na yun. Kasi matagal na yun eh. Naalala ko yung nanay ko, bumibili pa siya ng pocketbook noon about serial killers. Kaya sobrang sila Ted Bundy, sila Jeffrey Dahmer, yung Davidian families, yung mga cults yun. Sa Joshua De Guzman, thank you so much sa 25 pesos. Pero i-edit ko yun kasi mahirap yun mag-live kasi baka makopyright tayo at saka sobrang brutal ng Dahmer na ano eh. Sobrang brutal nun eh. Teka lang ah. Teka, naglalag ako eh, puta yun eh. Teka lang, naglalag ako, oh my God. Ayan, sige. Wait lang ha, naglalag. Wala na talaga tong PC na to. So, tuloy natin dito. So, yung first convo namin ay hinihingi siya ng picture ko. May my day niya raw ako, pero binastos niya lang ako. Second and third pick, GC namin niya, nandun siya, sabi niya raw, binastos niya ako kasi madali lang siyang malibugan.
or what, tapos nag-sorry siya, kaya lang daw niya nagawa yon kasi namatay yung nanay niya. Depressing at anxiety raw, which is wala namang connect sa ginawa niya. Yeah, hindi nyo naman pwedeng i-rason yung mga nangyari sa buhay sa inyo para makasakabastusan. Seth, sabi ni Seth, Night Stalker daw. Si Night Stalker is actually a serial killer. I think tatlo lang yata yung napatay niya, if I'm not mistaken. Kasi nga sobrang ano ko dito eh. Sobrang, tawag dito, sobrang... ano ko, sobrang talagang nagbabasa ako ng mga serial killer. Kaya sobrang in love ako dun sa Dexter na series nung araw. Ngayon tong Dahmer kasi it's very detailed. Ang hindi ko lang gusto talaga sa mga serial killer films is that masyado nilang ginoglorify yung mga serial killers instead of, you know, say instead of introducing it as a disease. Ngayon, ang gusto ko sa Dahmer, yun yung ginagawa nila. Pinapakita nila yung making of a serial killer. Kaya maganda yung psychological aspect nito. Pero some other time na lang. So, pag nakakita kasi ko ng mga ganun, nakikita ko yung pattern nitong mga ganito of escalations. Una, magsisimula yan sa pahingihingi ng pictures, tapos eventually magiging worse yan. So, maganda, napapag-usapan natin to in a light na pwede siyang, in the future, baka pwede siyang maggumaling. Gets nyo? Therapy is the key to success, diba? So, again, meron naman kasing mga legal means na para to get you off. Wag naman sana doon sa mga bata. Yun yung problema natin eh, diba? Yun yung, tayo yung una, naalala ko yung community natin, yung isa sa mga una na tumulong para mahuli or at least man lang mabigyan pansin yung sino to yung si usapang diskarte, 'di ba? We got that. Si Zodiac Killer, $2 galing kay John Suliman. Actually, si Zodiac Killer naman, I think yung Zodiac cipher na decipher na ngayon, pero hindi pa rin kilala kung sino si Zodiac. So, si Zodiac has been an inspiration of so many serial killer films dito sa mundong ibabaw. I think sa Batman, yung sa Long Halloween, kung if I'm not mistaken, yung kalaban ni Batman doon is a direct homage kay Zodiac. If I'm not mistaken, tagal na kasi yun eh. So, alam niyo yun, very interesting stuff. So, may depression at anxiety raw siya, which is malamang walang connect sa ginawa niya. Yung 4th and 5th and 6th pics na naman sa Twitter account niya yon, doon niya nilabas yung iba niyang kabastusan. Makikita niyo naman sa comments and sa retweets niya saka mga posts at Hookah01. Ay, oo nga, wala na kasi yung Hookah01 eh. Tinry ko eh. Wala na talaga eh. Ayun o, nag-deact na. Pero grabe, ayun o, ay, nahuli siya. Canceled ka na bro, ayan, groomer daw. Naku, putang ina. This is what I don't get. Kasi sometimes, nagme-message naman sa akin. Of course, hindi naman maiiwasan talaga yan eh. Especially ako, wala naman akong girlfriend. Pero ang una ko laging tinatanong, ilang taon ka na? Pag 16, 17, 18 pass. Or 18, baka pwede pang kausapin. Pero pag yung mga tamang 17 na, huwag mo nang kausapin bro. Napakaraming babae sa mundo. Hindi natatapos sa minor ba? User niya sa Twitter, pinla-block ako ni Taiga after nung ginawa. Okay. Eto, teka. Baby S. Baby sexy mo. Putang ilang yan. This man has no chill. Grabe, nalilibugan ako. Hindi. Hindi mo man lang, pwede mo naman complimentan eh. Nice body or nice, TMI, too much information. Next. Eto. Kasi madali akong sa ano? Grabe naman 'yan, Lords. Kasi madali akong nalilibugan, guys. Hindi ko ba alam? Yeah, at least siguro if ganyan, may ganyang problema, you can ask for counseling. Or better yet, ilagay mo na lang yung energy mo sa ibang bagay. Maybe get a hobby, di ba? Or mag-tebats ka nang walang nakakaalam. Pwede naman yun eh. I mean, ako, sinasabi ko sa inyo, kapag tamang may nangraramdaman akong ganyan, hindi naman ako pupunta sa internet or magla-live tapos mag-tebats ako sa Gedly. Hindi gano'n. Grabe naman yan! Ay, nako! Tuloy!
hindi mo naman alam yung pinagdaanan ko. Namatayan ako ng mama last January 18, 2020. 2020 na! Ang tagal na naman nun dahil sa bone cancer. Yeah, alam namin yun, pero hindi excuse yun para mambastos ng babae. Idol naman. Kung gusto mo ng girlfriend, siguro mas maganda manligaw ka. Okay, wag lang yung minor, di ba? Oo nga, wait. Tangin lang yan. Eto. One life! Okay, gets. Mga gago tong mga to. Ano pa? Avail sana ako yung nagjajakol ka na po. Putayo, grabe. kahit magkano, ikaw na bahala. Bire! Hindi ko gets eh. Sino ba yung nag-a-avail? Si Daddy Taiga o yung tao? Ano ba talaga? Tangina. Nakakainis. Kahit magkano, ikaw na bahala. So siya yung ikaw yung bibili sa kanya. Gets? Tama ba? Parang mali naman yata yun. Mga kamatis ako. Kunyari si John Suliman. Si John Suliman, nagbibigay sa akin niya ng donations. Pero hindi ako magsisend ng nagtetebat sa okay John Suliman. Friendship over kami agad. O kaya kila JM Montes, o kaya dyan sa inyo sa Armada Section. Hindi mangyayari doon. Nag-a-alter daw kasi siya mismo yung nag-a-alter. Putang ina. Ang lakas naman ng loob nito. Paano? Ano yon? Ano? Yung mga, di ba sa hentai, meron mga ano, NTR na tinatawag. Ganun ba yung style niya? Yung mga ugly bastards, di ba? So, ganun, bumibili. Naiintindihan ko pa yung bumibili. Lalong-lalo na kung, kunyari, may OnlyFans or sa Alua, di ba? Sobrang common yung mga ganun na ngayon na panahon ngayon, di ba? Maraming nagbebenta doon, of course. And asa TG din, di ba? Naimbestigahan na natin yung last year. Pero gets ko yung ibang, ganun talaga buhay eh. Hindi na naman natin maiiwasan yun eh. Pero eto, tol, kahit libre para hindi kita papanoorin. Meron mo eto. Di ba? Hutay na, parang ano eh. I mean, seryoso ba yan? Okay lang. Siguro may problema siya sa kanyang... Kasi nga, Siguro lang, nung namatay yung nanay niya, ito sa traumatic event para sa kanya. Wala akong alter account. Ano ba yan? Iisa lang ang account ko, Nico David at yung Nico David the Banker. Iisa lang ang... So, eto real talk. So, siguro, ang nangyari dito kay Daddy Taiga, nung namatay yung nanay niya, nagkaroon siya ng traumatic event. It's a very traumatic event in such a way na yung imbis i-process niya ng tama yung emotions niya, much like Jeffrey Dahmer did, ang nangyari ay doon siya sa mga hindi magagandang bagay na humaling. Doon niya linagay yung energy niya, di ba? So, alam mo yun, kaya nga talaga, dapat talaga, if merong nangyaring traumatic event sa inyo, katulad nung, kunyari, yun, namatay yung nanay mo, it's best na you process your emotions correctly. Okay lang malungkot, guys. Walang problema malungkot. May nagtanong dyan sa chat kanina, Boss, paano ko ma-handle yung anxiety ko kasi OFW ako? Siguro isa yan kasi kaya ka nakikinig sa akin. Simple lang, tol. Okay lang maging malungkot. Maging malungkot ka, no problem. As in, be sad. Iiyak mo yung kailangan mong iiyak. Tapos kung sakasakali na alam mo yun, daanan mo yung proseso ng pagiging malungkot. It is fine. Real talk, ito. From my personal experience, ha. So ako, kami nung mami nung anak ko, we broke apart. Matagal na eh, 6 years na 8 years, actually almost a decade na ngayon 'yon eh. So pero matagal kong pinrosess yung emotions ko bago ako naka-get over sa kanya. It took me like I don't know,
2 years, 3 years, bago pa ako naging okay. And sa ngayon din, masasabi ko na may lingering feelings pa rin ako. Kasi hindi kami yung perfect family, like yung family kunyari ni Attorney Libayan, or yung family ng kapatid ko, di ba? So alam mo yun, pero I make do. Nakaka-survive naman ako everyday. And hopefully one day, mahanap ko yung family na para sa akin. Pero am I bitter dun sa nanay ng anak ko? Of course not. I am happy for her kasi she raised our daughter very ng the best that she could, 'di ba? So masaya ako para sa kanya. Wala akong bitterness. Although nagalit ako sa kanya for a time, pinrocess ko yung emotions. Hindi na ako gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Hindi ako Pero sinasabi ko sa inyo, dumaan ako sa point na alam mo 'yun. Sa yung ano yung parati kang yung minsan iinom ka, minsan lalabas ka, mag-aanap ka ng chicks. Dumaan din ako doon. Pero ngayon kasi parang I can live or I can have it, I can not have it. Mas maganda talaga meron kang stable relationship. So yun yung hanapin nyo, yung the one. Okay lang sa ngayon na iproseso nyo, pero lagyan nyo ng limit yung sarili nyo. At saka most definitely, gumawa kayo ng legal na bagay kung ipoproseso nyo yung emotions nyo. Hindi excuse na mangaras ka ng minor. No, not an excuse, okay? Siguro ganun yung nangyari sa kanya, which you know, explains a lot, di ba? Ilang taon na ba ako old enough? Teka lang, hanapin natin yung punta tayo uli dun sa post. Ang dami kasing nag-aano nito, nagtatag sa akin ito eh. So eto na, okay, wildlife. Kamukha niya nga si Brainiac, 'di ba? Yung si Brainiac na kalaban ni Superman, no. Ito. Grabe, ito, sarap mo baby at alter Nina. Ayan, may mga nagbebenta talaga, may mga talagang ganyan. And you know, sa tingin ko naman at this point in time, wala na, normal na yung mga ganyang occurrence sa internet. Can you stop that at this point? I don't think so. Sa Amerika, sobrang common na yan, di ba? Yung sa mga OnlyFans, di ba? Sobrang ang laki ng kinikita ng mga Eva Babs doon, di ba? Or pati mga lalaki. So ayan, tingnan natin yung mga comments dito sa bago niyang ano. Bago niyang tawag dito, bago niyang post. Ito, na-expose ka na daddy. Ayan, sorry madali. Sorry madali kasing akong daddy tiga. Daddy, may issue ka. Uy, in-expose ka ba naman ng BFF ko? Oh my God. People who don't know. Trending ka sa FB boy. Pinagmamanyak ba naman? Ay nako, talaga dito. Ito, ang daming followers nito, 'di ba? Grabe ka talaga, wildlife. Ito, Humbert Mangagong. Salamat kuya. Quiz Nico. Anak ako ng isang OFW. Salamat sa advice. Okay lang 'yon, tol. Kung pwede kayo mag-usap, try mong makipag-usap araw-araw sa parents mo. Like kahit 10 minutes a day tapos move on with your day. Yung constant contact, okay lang malungkot pare. Hindi ka babawan na malungkot ka. Kaya ako, I really resent people who make fun of people with depression. Pero I don't resent people na nang call out ng mga ganitong klaseng ugali na nangaharas ka ng minor. Meron naman kaya nga may adult entertainment eh. Bakit yung minor pa, di ba? Nang in a wildlife, man! Eto. Tingnan natin. POV, yung... Eto. Ano ba yan? Parang NTR talaga eh. Yung nag-aantay na lang ng nag-avail. Galing ako sa FB, waiting sa mga galing din doon. Solidong mga tambay. Daddy, tara na mag-retweet. Musta, mate? Balita ko daw, kasali ka daw sa... Oh my God. Sa mahilig. Dapat talaga sa'yo ni Daddy may teamwork. So wala, ayun, isa pang issue ni Daddy Taiga ngayon, ayoko naman tawagin Daddy, tangina, kadiri naman yun, ni Taiga is wala daw siyang work, sabi dun sa post. So siguro, best thing you do is, baka naman may business, di kaya? I mean, sa TikTok kasi wala kang kinikita talaga dyan, unless may sponsor ka. Teka, medyo, ang bagal talaga nito. Ito talaga, kinakain na kasi yung RAM ko eh. Parang araw-araw, sinusubok ng Panginoon tong PC ko na to eh. Ito, so, balik natin. Siya siguro po,
hindi siya nagtatrabaho or tumutulong sa pamilya. I don't know the veracity of this story. Pero, I mean, mahirap talagang kumita sa mga ganitong klaseng content sa TikTok. Yun na lang yung sasabihin ko. Kahit maraming views yan. Views sa TikTok doesn't matter. Sa YouTube meron pa. Di ba? Tingnan natin. Galing ni Daddy Tiga. Gusto ko na rin tumambay, Daddy. Ayoko nang mag-work. Nakaka-inspire. May backup dancer. Grabe naman. Eto. Teka lang. Eh, may pang-avail na si Daddy. Nag-avail ba naman ng alter sa Twitter? I mean, like, sinasabi ko sa inyo, common lang yun. Like, ako kay Ambia nung araw, di ba? Huwag ka na tumambay, Daddy. Work na lang tayo. Waiting ka sa collab ni Tsunade at ni Nina. Sino yung si Tsunade at saka si Nina? Si Tsunade yun yung ano, di ba? Si yung, ano ni Naruto. Eto, pinagbayo yung hangin. Grabe, magpapa-avail ako saya. Siya kasi yung nagbebenta, di ba? Putain lang yan. Eto, sabi, sa, basa tayo ng comments dito. Isa ako dun sa mga nag-comment vid yan, boss. Oo nga, nabasa ko nga. Sobrang dami kasing nagme-message talaga nito. Eh, gusto ko lang din silipin. At saka kung, of course, kung may involved na minor dyan, since tayo, eh, legit na tatay tayo, ayaw natin na mapahamak yung mga kababaihan. I have a 13 years old daughter, tas yung pamangkin ko, magta-13 na rin. So, alam mo, mga dalagang Pilipina na yon. And you know, ayoko naman na empathy, syempre nagpo-promote tayo ng empathy rito. Ayaw natin na tawag doon na mapunta sila sa kapahamakan, 'di ba? Gets nyo? And kumuha, maganda din 'yun eh. Sabi nga ni Stephen Hawking, right? Sabi ni Stephen Hawking na ganun, always find work. Work gives you meaning sa buhay mo, 'di ba? Work gives you meaning in your life. So, alam mo 'yun, pwede ka naman kumaldag, pwede ka naman mag-YouTube, pero at least yung oras mo, lagyan mo ng sense. Lagyan mo ng value yung oras mo. Oo nga eh, 'yun. Basa pa tayo dito. Grabe. Avail ako. Work ka na, Daddy. Muntik na. Sali rin kayo sa trend, Daddy, yung may work lahat. Tamang-tama, mga tambay yung kasama niya. No? Siguro, Daddy, pag-rip naman yung topa kong birthday niya ngayon. LDJ Long Cup. Ano yun? Eddie Bailey J Long Cup. Hindi ko gets. sorry. But hindi, ito. Nauna ka pa sa sounds. Ay, nako. Talaga mga tao sa TikTok. Ito. Daddy, kamusta kidney mo? Patingin niya iPhone 14 mo. Pinang-avail ba naman? Uwi na, Daddy. I mean, what's your take doon, mga kamatis? Tatanungin ko kayo, ha. After this video, sagutin niyo sa comment section. What is your take doon sa mga internet subgroups like sa Alter, sa yung Alter sa Twitter, sa Instagram, sa Telegram, saan pa ba? Sa Alua, sa Santo, sa OnlyFans, anong take nyo doon? Is this normal sa inyo? Kasi para sa akin talaga, nakikita ko yung trend ngayon na mga girls ngayon, especially yung mga agresibo, they are really selling content. Kung hindi man bold yung sinesell nila, yung mga sexy content, yung parang mga FHM, kumbaga tinatanggal na nila yung middleman like Playboy, FHM, sila dumidiretso na sila sa mga tao. Okay. I don't think there's nothing wrong there kasi katawan naman nila yon. Pero I don't know the legalities of that, of course, 'di ba? And ano yun? So okay na siguro to, 'di ba? Pwede na to. May mga nag-aano dyan, biceps. issue na ba yung pagbili ng bastos content? Hindi naman issue yung pagbili ng bastos content. Yung paghaharas sa minor, yun yung iniiwasan natin dito. Kaya kung wala kang kasalapian na bumili ng adult content, maybe mas maganda, magtikol ka na lang sa banyo. Imaginein mo na lang yung mga kadiri sa utak mo. Siguro yun yung the best doon, di ba? Ayun yung iniiwasan natin. Yun yung pinipreach ko na matagal na panahon na dito sa channel na to. It is okay for you to watch adult entertainment. Make sure that it's adults, di ba? Pero pagka minor na yung pinag-uusapan natin, wag. Mali na yun. X na tayo doon. Okay? So,
Abangan natin ang susunod na kabanata kung sasagot ba si Tiger rito. Pero for now, mga kamatis, mga kaibigan, I would like to bid you farewell. Maraming salamat kay John Suliman, of course. And doon sa mga nandito, maraming salamat din.